pasensya na ngayon, shining armor ko na para pag bakit ako gumigising, bakit ako nagluluto, bakit ako kumikilos, bakit ako nagtatrabaho kasi para sa kanya. Alam niyo po ba ang ginawa ko? Yung special child ko po, kasi nasa baba po na nasusunog, yun agad po ang tinakbo ko. Wala na po, nablanko na po ang isip po. Kaya wala akong kapinay sa labas. Ako po'y nalulungkot tuwing merong nasasaktan, namamatay. Alam ko kahit hindi ka marunong magsalita, naririnig mo kung paano ko, paano kita ibinilin sa kapatid mo. Diyos lang po ang nakakaalam kung kailan po tayo mawawala sa mundong ito. Hindi natin alam. Kaya importante yung matanggap natin yung nangyari. Ano po talaga, parang ang laki pong kawalan sa amin nung ganung pangyayari. Sobrang sakit, sobrang nakakasama sa loob sa nangyari sa amin na ganun. Sa tagal na nakatira namin doon, ngayon lang po nangyari sa amin yung ganun. Sa mga namatayan po, nakikiramay po ako sa inyo. Kung ano po may tulong namin, magsabi lang po kayo. Sa abot po ng aming makakaya, tutulong po kami sa inyo. Sa kalagayan namin, at least meron pong isang tao na nag-ano sa amin, yung nagkusa talaga na tulungan kami na at least kahit papaano maibsan yung aming paghihirap. Pupuntahan ko po kayo, basta kaya lang po ng aking panahon at aking katawan, pupuntahan ko po kayo. Makatulong man lang sa inyo. Yung sa lahat ng marami ding tao doon, yung isa po yung anak ko sa napansin at kinarga pa po ni Senator Bongo. Kaya saludo po ako sa inyo, sir, kahit na talaga naman na alam po hectic yung oras nyo, talagang binisit nyo kami dito. Thank you very much po. Patuloy mo kami magsiservisyo sa inyo. Dahil kami po'y naniniwala na ang servisyo po sa tao, servisyo po yan sa Diyos. Yan po ang totoo.